nagpapalibot. Magandang araw po sa lahat, lalo na sa mga taong tagapakinig ng inyong sikat na programang Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Raldi. 33 years old at hindi katangkaran, medium built at isang moreno. Hindi ako nakapagtapos ng aking pag-aaral dahil na rin sa hirap na buhay. First year college lang ang natapos ko. Hayaan niyo akong balikan ko ang aking nakaraan. Nag-aral ako sa isang pampublikong paaralan pero sa kasawiang palad ay hindi ako nakatapos. Dahil na rin sa sunod-sunod na trahedya ng buhay namin. Pito kaming magkakapatid at ako ang panglima. Fourth year high school pa lamang ako noong magsimulang pahirapan ng pamilya ko ng isang mapaglarong tadhana. Graduate ako ng high school sa Solana School of Fisheries at doon ko nakilala si Neji, ang babaeng unang nagpatibok ng aking puso. Si Neji ay maganda, maputi, mahabang buhok na medyo kulot. Third year high school ako noong magkakilala kami. Siya ay may magandang pangangatawan at mainhin. Nasa kanya na lahat, papadudot ng katangian ng isang babaeng hinahanap ng isang lalaki. Madali siyang napapaiyak, konting pagkakamali ko lang ay napapaiyak na siya. Nagkakilala kami sa hindi inaasahang pangyayari. Habang naglalakad ako patungo sa aming silid-aralan, ay nabunggo ko siya. Miss, okay ka lang ba? Tanong ko. Oo kuya, okay lang ako. Sagot niya. Nagmamadali kasi akong pumasok noon kasi sobrang istrikto ng first subject instructor namin. Matapos akong humingi ng pasensya ay mabilis na akong umalis para hindi na ako mali. Pagkatapos ng first at second subject namin ay nagpa siya akong lumabas ng classroom para magpahangin. Pagkalabas ko ay nakasalubong ko naman siya, ang babaeng nakabanggaan ko kanina. Nakatingin siya sa akin noon kaya minabuti kong kausapin siya. Miss, sorry talaga ha, pasensya ka na dahil nagmamadali kasi akong pumasok kanina. Ayaw ko kasing malate sa first subject namin eh, dahil istrikto ang guro namin. Pagpapaliwanag ko. Wala yun kuya, hindi naman ako nasaktan eh, sagot niya. Napakaganda ng ngiti niya, Papa Dudut. Sa totoo lang ay na love at first sight ako sa kanya. By the way, ako nga pala si Raldi. Medyo nahihiyang sambit ko. Ako naman si Neji, sabi niya. Ngumiti lang ako habang siya ay nagpaalam ng babalik sa klase niya. Mula nga noon, kapag nagkakasalubong kami ay binabati ko na siya. Doon na nagsimula ang magandang pakikitungo namin sa isa't isa hanggang sa niligawan ko na siya, Papa Dudut. Hirap ako sa panliligaw sa kanya, hindi kasi siya yung tipo ng babaeng padalos-dalos ng kanyang desisyon. Nagtiyaga ako ng ilang buwan para sa kanyang matamis na oo. Lumipas ang ilang buwang panliligaw ko sa kanya and finally ay napasagot ko din siya. Nagbunga rin sa wakas ang pagtitiis ko sa kanya ng ilang buwan. Pagkatapos niya akong sagutin ay inspirado akong pumasok sa paaralan. Ang gusto ko kasi ay araw-araw ko siyang makita. Kung pwede nga lang ay pati Sabado at Linggo, ay may pasok na rin para makita ko lang ang maamong mukha ng babaeng pinakamamahal ko. Hapon ng Biyernes nang sagutin niya ako at sabik na akong makita siya ulit kinaumagahan ng Lunes. Kinaumagahan ng Lunes ay maaga nga akong pumasok. Sinadya ko siyang hintayin sa labas ng gate ng eskwelahan para sabay na kaming pumasok ng araw na yon. Pagdating niya ay hanggang tenga ang ngiti ko, Papa Dudut. Ganon din siya. Nahihiya pa nga akong lumapit sa kanya kaya naman siya nang lumapit sa akin. Hi Raldi, aniya. Hi Neji, matipid na sagot ko. Sabay kami naglalakad noon habang hinahatid ko siya sa classroom nila. At noon bago kami magkahiwalay ay muli ko siyang kinausap. Neji, maraming salamat sa pagtanggap mo sa pagmamahal ko ha. Mahal na mahal kita. Hayaan mo't
Pangangalagaan ko ng gusto ang pagmamahala natin. Sabi ko, sana wag mo kong lokohin. Ayaw ko kasing matulad sa iba dyan na pagkatapos maging sila ay babaliwalain nila ang kanilang relasyon. Nakangiting sagot niya. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita lolokohin. Sinserong pangako ko sa kanya. Noong 4th year high school na ako ay lalong tumindi ang pagmamahala namin ni Neji. Sobrang maintindihin at maalaga siya sa akin. Ganon din naman ako sa kanya, Papa Dudut. Nasa kalagitnaan na nga kami ng klase ng 4th year nang magsimula ang trahedya sa buhay namin. Wala akong kaalam-alam na isinugod na pala ang papa ko sa ospital. Nasa eskwela ako noon nang nalaman ko ang balitang iyon sa mga kapatid ko pagdating ko ng bahay. Bigla na lamang daw nawala ng malay si tatay kaya dali-dali siyang isinugod sa ospital. Overfatigue si tatay dahil sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Hindi ko siya masisisi dahil kung hindi siya magkakayod kalabaw, ay wala siyang ipapakain sa amin. Halos isang buwan siyang na-confine, Papa Dudut. Walang-wala na kaming pera noon dahil hindi makalabas si tatay sa ospital. Namumroblema na ako noon dahil wala akong pang-allowance o pambayad man lamang sa mga bayarin namin sa eskwelahan. Wala akong magawa noon kundi ang magtiis. Kapag reses ay nagkakasya na lamang ako sa pagtatambay sa ilalim ng mga puno para hindi mainggit sa mga kaklasikong may pambili ng merienda. Nahihiya rin akong magpakita kay Neji noon pero isang araw, siya na ang lumapit sa akin. Mag-isa ako nakaupo at kasalukuyang nag-iisip sa ilalim ng malaking puno nang hindi ko siya namalayang lumapit. Paglapit niya sa akin ay agad siyang nagtanong. Hi, may problema ka ba, Raldi? Tanong niya bago umupo sa tabi ko. Hindi ka agad ako nakasagot noon. Hinawakan niya ang kamay ko at masuyong pinisil ang mga palad ko. Doon ako napaluha. Maya-maya'y napunta na sa hagulhol. Nasa ospital ang papa ko. Sagot ko noong medyo nahimasmasan ako. Nabalitaan ko nga, huwag kang mag-alala, Raldi. Gagaling ang papa mo, ang sabi niya. Halos isang buwan na siyang nasa ospital, Neji. At ang masakit pa, halos hindi na siya makapagsalita pa. Hindi naman klaro kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya eh, ang sabi ko. May awa ang Diyos, Raldi. Huwag kang mawala ng pag-asa. Paano ako hindi mawawala ng pag-asa? Walang-wala na kami, Neji. Baka nga, iuwi na si Papa kahit hindi pa siya lubusang magaling eh. Sagot ko at wala nang nasabi pa si Neji noon kundi ang yakapin ako. Paano pa ako makakapag-aral ng kolehiyo nito, Neji? Si tatay lang naman kasi ang inaasahan namin. Ano ka ba? Huwag kang panghinaan ng loob. Inuunahan mo naman ang hindi pa nangyayari eh. At sigurado akong hindi mangyayari ang mga pinapangambahan mo. Aniya, pareho na kaming umiiyak noon. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut, kapag wala pa si Neji. Mabuti na lamang at handa siyang umalalay sa akin sa oras ng kalungkutan. Lumipas pa ang ilang linggo ang pananatili ng papa ko sa ospital. Inilabas na siya noon kahit na hindi pa siya magaling. Wala na kaming panggasto sa kanya. Pag-uwi ng papa ko sa bahay ay kinausap siya ng mama ko na isanla na lamang ang isang sakahan namin para may pangtustos siya sa kanyang gamot at pang-allowance naming magkakapatid. Alam kong labag yun sa kalooban ni Papa pero wala siyang magagawa. Kahit kulang na kulang kami sa pinansyal ay pinagpatuloy pa rin namin ang pag-aaral namin. Akala ko yun ang pinakamahirap na pagdadaanan ng pamilya namin. Pero nagkamali kami, Papa Dudut. Eksaktong graduation namin noon kahit papaano ay masaya ako dahil
Kahit hirap ay nalampasan pa rin namin ang pagsubok. Pero hindi pala magtatagal iyon dahil kasi simula pa lang ng graduation ceremony ay may mga tumawag na kay mama. Isinugod daw sa ospital ang bunsong kapatid namin. Bago pa man kami umalis ni mama sa bahay ay tinatrangkaso na ito. Ayon kay Tita Jing na siyang tumawag kay mama ay dinala nila ang kapatid ko sa ospital dahil nawala ng malay. Ngayon ay nakaswero na at nangangailangan ng blood transfusion ang kapatid ko. Umiiyak si mama na nagpaalam sa akin. Gusto ko nang umiyak noon pero hindi ko ginawa, Papa Dudut. Pinilit kong maging matatag noong araw na iyon pero nang lumapit sa akin si Neji para bumati ay hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Happy graduation, bati niya. Salamat, sagot ko. Noon kapuso ay muli na namang nagtanong, bakit ka na naman umiiyak? Hindi ba dapat masaya ka kasi sa wakas ay nakatapos ka na? Aniya. Paano ako magiging masaya kung ganitong dinala namin si Bunso sa ospital? Panibagong pagsubok na naman, Neji. Hindi pa nga kami nakakabangon. Natapos nga ang graduation ko na walang magandang nangyari, Papa Dudut. Bukod sa nag-aalala ako sa kapatid ko ay naingit ako sa mga kaklase kong nagkayayaan na ng blowout sa kanila. Umuwi na lamang ako noon para din may kasama ang mga kapatid ko at si Papa na noon ay bedridden na. Ilang araw din sa ospital ang kapatid ko, Papa Dudut, kaya hirap na kami sa gastos. Nagkanda utang-utang na rin kami noon. Muli na pagkasunduan ng mga magulang ko na ibenta ang isang kalabaw namin. Naawa ko noon kay Papa dahil alam ko kung paano niya pinahalagahan ang mga sakahan at mga kalabaw niya na unti-unti nang nawawala. Makalipas ang ilang araw ay naiuwi na rin namin ang kapatid ko at nakakaawa silang pagmasdan noon, Papa Dudut. Napakapayat at halos balat buto na lamang. Kami na lang na pamilya nila ang nagpapalakas ng loob nila para lumaban sa buhay. Kahit papaano, paglipas ng ilang linggo ay bumubuti na ang lagay nila. Kapag sama-sama talaga ang pamilya, Papa Dudut, lahat ng pagsubok ay malalagpasan. Dumating ang araw ng pasukan sa kolehiyo, Papa Dudut. Nakakalakad na muli noon si Papa. Kasalukuyang kami naghahapunan nang kausapin niya ako. Raldi, anak, ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo para kahit papaano ay may magdala sa apelyido natin balang araw. Kaya ba natin, Papa? Hindi pa natin nababawi ang sakahan natin? Sagot ko. Kakayanin natin, anak. May ibang sakahan pa naman tayo. Magtulungan lang tayo. Malalagpasin natin to. Si Mama ay nakamasid lang noon sa amin. Alam kong tulad ni Papa ay gusto rin niyang makatapos ako ng pag-aaral. Tumango na lamang ako sa sinabi ng Papa ko. Hindi ako nagsalita at sinunod ko na lamang ang kagustuhan niya. Pumunta nga ako sa CSU noon para mag-take ng entrance exam at kumuha ako ng kursong AB Economics at naipasa ko naman. Noong pasokan na ay kasabay ko na ang pinsang ko na anak ng kapatid ng mama ko, si Ana Marie. Tulad ko ay AB Economics din ang kanyang kinuhang kurso. Kaya halos araw-araw kaming magkasama patungo sa eskwelahan. Hindi kami close ng pinsang ko noon kasi napakasungit niya. Konting pagkakamali ko lang ay pinapagalitan niya ako, kaya naman kapag gipit ako ay hindi ko rin siya mahiraman ng kahit konting pamasahe lang. Wala pa ako sa kalagitnaan ng second semester namin ay ramdam na ramdam ko na ang kakulangang pinansyal. Hirap pagkasyahin ang kakarampot na ibibigay ng mga magulang ko. Kung minsan nga ay hindi na ako kumakain maghapon para pagkasyahin ang aking lingguhang allowance. Hanggang bumagsak ang katawan ko, unti-unti akong pumayat.
Pinilit ko ngang mag-aral ng mabuti kaso ay hindi ako makapag-concentrate sa aking pag-aaral dahil sa pag-iisip. Kahit hirap ay pilit kong tinapos ang isang taon, noon ay nagpasya na akong huminto muna sa aking pag-aaral. Yung allowance ko na ibinibigay sa akin linggo-linggo ay pambili na lamang ng gamot para kay Bunso at kay Papa. Ayaw pumayag ni Papa noon pero wala na silang nagawa pa. Gusto kong makatulong, Papa Dudut. Magtatrabaho na lamang ako para sa pamilya ko. Nagpaalam ako magtrabaho sa Maynila at may pinsang kasi akong matagal nang nagtatrabaho. Namasukan ako bilang isang tendero ng manok sa may manggahan sa palengke sa Maynila. 3,500 pesos ang isang buwan kong sahod noon at unang sahod ko ay bumili kagad ako ng mumurahing cellphone para naman may komunikasyon kami ng pamilya ko. Ang mga sumunod na sahod ko ay pinapadala ko noon sa pamilya ko para may pambili ng gamot para kay Papa. Hindi ko alam kung paano nangyari, Papa Dudut, pero lalo lamang lumala ang kalagayan niya. Bedridden na siya noon, Papa Dudut. Hindi namin alam ang sakit niya dahil wala namang kaming pera na pampa-check up sa kanya. Higit isang taon na ako namamasukan bilang tintero ng manok sa palengke nang ako naman ang tamaan ng sakit. Tinangkaso ako sa loob ng isang linggo, nanginginig ang buong katawan ko at sobrang sakit ng ulo ko, Papa Dudut. Nagpasya ako noon nang pinsang ko na iwi na lamang ako sa bahay. Kinabukasan ay umuwi nga kami ng pinsang kong si Herman para ihatid ako sa amin. Habang nasa bus kami ay lalo akong giniginaw. Lalong sumasakit ang ulo ko. Gusto kong sumuka pero hindi naman ako nagsusuka noon. Pagdating namin sa probinsya ay nanghihina na ako. Lalong tumindi ang panginginig ng buong katawan ko, Papa Dudut. Pagdating namin sa harap ng aming bahay ay hilong-hilo na ako. Para bang umiikot ang kinakatayuan ko. Nakita ko noon si Mama na mabilis akong niyakap. Kasabay ng biglang pagdinim ng aking paningin. Hanggang sa tuluyan na akong nawala ng ulirat. Narinig ko pa noon ang malakas na hiyaw ni Mama habang isinisigaw na dalhin ako sa ospital. Dalawang araw bago ako nagkamalay, Papa Dudut. Pagkagising ko ay mukha ni Mama ang mangiyak-ngiyak na nagisnan ko. Hindi ako masyadong makagalaw gawa ng swero at oxygen na nakasaksak sa aking katawan. Hindi ako makapagsalita at hirap akong igalaw ang buo kong katawan gawa ng namamanhid ako. Hirap akong huminga, Papa Dudut. Ang pagkakaalam ko noon ay katapusan ko na. Si Mama ang nagisnan kong umiiyak at masuyo niya akong hinahaplo sa aking noo. Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Kailan ba matatapos ito sa pamilya natin? Hindi pa gumagaling ang papa mo ngayon, ikaw naman. Sinubukan ko magsalita noon pero hindi ko magawa, Papa Dudut. Tanging pagluha lang ang nagawa ko. Magpagaling ka na, anak, para makauwi na tayo. Hirap na ako sa kalagayan ng pamilya natin. Aniya bago niya masuyong niyakap ako. Awang-awa ako noon kay Mama, Papa Dudut. Alam kong siya ang pinaka nahihirapan sa kalagayan ng aming pamilya. Kung kaya ko lang tapusin ang paghihirap niya, ay matagal ko nang ginawa. Nasa ospital pa rin ako noon nang maalimpungatan ako sa isang pamilyar na boses. Boses ng isang babaeng umiiyak habang hawak-hawak ang kamay ko. Idinilat ko ang aking mga mata at hindi ko magawang makita ang kanyang mukha. Dama ko ang pagtulo ng kanyang luha sa aking dibdib habang siya'y nakayakap sa akin. Gustuhin ko man siyang hawakan at yakapin ay hindi ko naman magawa. Noon ay dama ko na rin ang luhang nangingilid sa aking mga mata. Dalawang taon ko siyang hindi nakita at nayakap hanggang narinig ko siyang magsalita, Papa Dudut. Magpagaling ka, ha?
andito lang ako para sa'yo. Sambit niya sabay pahid ng mga luhang nangingilid sa aking mga mata. Pagkatapos noon ay tuluyan na nga akong nakatulog. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod ng mga nangyari. Hanggang sa magkamalay muli ako. Naaninag ko noon ang paligid at napangiti ako ng bahagya ng may isang babaeng mahabang buhok at maamong mukha ang nakasandal sa aking kama. Si Neji. Doon ko napatunayan na talagang mahal ako ni Neji, Papa Dudut. Sigurado ako doon, Papa Dudut, dahil sa loob ng mahigit 2 taon na wala kaming komunikasyon ay andun pa rin siya sa tabi ko. Binabantayan niya ako sa ospital hanggang sa unti-unti ako makalabas. Hirap na hirap na ako noon sa aking kalagayan. Lalong pabigat lang ako sa pamilya namin. Alam kong hirap na ang mama ko at mga kapatid ko noon dahil hindi pa magaling ang papa ko, tapos ay dagdag pa akong pabigat sa problema namin. Dahil kailangan ng pambayad sa ospital at gastusin sa gamot ay muling ibinenta ang isa naming kalabaw. Sa mga sumunod na araw ay pareho kaming nahiga lang ni Papa. Pareho kaming hindi makapagtrabaho. Pareho kaming palamunin at pareho kaming hindi makagawa ng gusto naming gawin. Nahihiya ako noon sa mga kapatid ko, pero wala akong magawa noon kundi ang magtiis. Pati nga sa pagkain namin ay sila mismo ang magsusubo sa amin. Ultimo langaw na dadapo sa aming mukha ay hindi namin magawang bugawin. Hirap akong bumangon pati sa paglalakad, Papa Dudut. Binubuhat kaming pareho pag pinapaliguan nila kami. Nawalan ako ng ganang mabuhay noon. Mas gusto ko na lang na mamatay kesa nakikita kong naghihirap ang pamilya ko dahil sa akin. Matagal kaming nagtiis at halos mabenta namin lahat ng ari-arian namin. Ang kinakabiliban ko lamang ay ang hindi pagsuko ng pamilya ko sa pag-aalaga sa amin. Lumipas ang higit 1 taon, Papa Dudut, ay milagrosong gumaling kami ng papa ko. Nalagpasan namin pareho ang bingit ng kamatayan. Binigyan pareho kami ng papa ko ng 2nd pagkakataong mabuhay. Hindi ko lubos maisip na paano kami nakalagpas pareho sa sakit naming iyon. Ang alam ng mga tao sa baryo namin ay magkasunod o magkasabay kaming mamamatay ng papa ko. Laking pasasalamat ko sa Diyos dahil binigyan niya ako ng 2nd pagkakataong mabuhay. Tuluyan nga kaming gumaling hanggang sa makuha naming muli ang aming lakas. Lakas na haharap sa panibagong yugto sa aming buhay. Nang magaling na ako ay nagpasya akong mamasukan muli sa probinsya at namasukan nga ako bilang isang tendero sa may Lopez Grocery. Nagtagal ako ng mahigit 2 taon doon. Maswerte ako dahil mababait ang amo ko. Kasama ko namasukan ang 2 kapitbahay namin na sina Ate Remy at Auntie Josie. Si Ate Remy ay dalaga pa noon hanggang sa nagkakilala sila ni Kuya Mac, isang tricycle driver. Si Kuya Mac ay laging ipinaparada ang kanyang tricycle sa harap ng mini grocery na pinapasukan namin. Patyagan niyang nililigawan si Ate Remy noon hanggang sa mag-asawa na sila. Naiinggit ako noon lalo na kapag naglalambingan sila kapag tapos na ang trabaho namin. Lalo ko tuloy na miss si Neji na huli kong nakita sa ospital. Ni hindi ko pa siya nakakausap pagkalipas ng 1 taon. Minsan isang umaga habang ako ay nag-aayos ng aming paninda ay biglang may tumawag sa akin. Kuya, pabili po ako ng 1 dosenang shampoo, sabi ng isang boses ng dalaga. Umuha naman ako at paglingon ko ay nagulat ako at hindi kagad nakapagsalita. Dahil ang nasa harap ko ay walang iba kundi si Neji. Lalo siyang gumanda at lalong umamo ang kanyang mukha at hindi kagad ako nakagalaw sa aking kinakatayuan. Hanga ako sa kanyang kagandahan. Habang tinitignan ko siya ay dinig ko siyang nagsalitang muli. Kuya, yung pinapabili ko, pakiabot na please.
nakangiting sabi niya. Noon ay saka ko dahan-dahang humakbang papalapit sa kanya at paglapit ko ay tinanong ko siya. Paano mo nalaman na nandito ako? Natatarantang tanong ko sa kanya. Dumaan ako sa bahay ninyo kanina. Tinanong kita at ang sabi nila, nandito ka raw, kaya pinuntahan kita. Pumunta ako dito para kausapin ka ng masinsinan. Dugtong pa niya. Bigla akong kinabahan sa mga sinabi niyang iyon, Papa Dudut. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso na hindi ko malaman kung ano ang dahilan. Noon ay nagpaalam ako sa aking amo na mag-half day ako at pumayag naman sila, Papa Dudut. Hindi na sila nagtanong kung bakit ako mag-half day. Pagkatapos ko magpaalam ay lumabas naman kagad ako sa kadahan-dahang lumapit kay Neji. Pagkalapit ko sa kanya ay agad niyang sinabi sa akin na uuwi daw muna kami sa bahay namin. Hindi ako makaimik at kusa na lamang akong sumama sa kanya. Umuwi nga kami sa bahay namin sa Solana at habang nasa biyahe ay hindi matanggal ang bilis ng tibok ng aking puso. Alam kong halata na niya na natataranta na ako noon. Pagdating namin sa bahay ay muli siyang nagsalita at hindi kasi kami nag-uusap habang kami ay papauwi sa amin. Hindi nga siya umuwi ng gabing iyon, Papa Dudut. Pagsapit ng gabi ay hindi pa rin matanggal ang kaba sa aking dibdib. Nang nakahiga na kami sa ibabaw ng aming kama ay dinig ko siyang bumulong at malapit sa aking tenga yon. Huwag ka sanang magagalit, mahal. Isang linggo mula ngayon ay lilipad na ako patungo ng Jordan. Nagulat ako noon at akala ko pa naman ay magiging masaya ako sa gabing iyon. Natamimi na ako sa sinabi niyang iyon at agad akong bumangon at hindi ko akalain na papuntang Jordan na pala ang babaeng pinakamamahal ko. Umupo ako sa kama habang pinipigilan kong maiyak. Niyakap niya ako habang nakatalikod. Para sa kinabukasan natin to, mahal. Kaya huwag kang malungkot sa pag-alis ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw at ikaw lang naman ang laman ng puso ko. Wala nang iba, ang sabi niya. Noon, Papa Dudut, ay tuluyan ang tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Niyakap niya ako ng mahigpit at humarap na ako sa kanya noon. Hindi ko na mapigilan pa ang mapahagulhol. Mahal na mahal kita, Neji. Mamimiss kita. Sambit ko. Masuyo niyang pinahid noon ang masaganang luha ko. Mabilis lang naman ang 2 taon. Uuwi din naman ako eh. Pag uwi ko, magkasama na tayo. Huwag mo kong ipagpapalit sa iba, ha? Saan ka man mapunta? Malayo man o malapit, baunin mo ang pagmamahal ko. Umasa kang hindi kita ipagpapalit sa kahit na sino. Pangako ko bago ko siya hinalikan ng masuyo sa kanyang mga labi. Pagkalipas ng ilang araw ay dumating na ang araw ng pag-alis ni Neji patungo sa Jordan. Bago ako aalis, mag-iingat ka parati, ha? Huwag kang magpapabaya. Alagaan mong mabuti ay lalo na ang iyong sarili. Noon ay napapaluhang sabi niya. Mangako ka sa akin na pagdating mo doon eh. Lagi mo akong tatawagan, ang sabi ko. Oo, pangako, basta ipangako mo rin na kahit na anong mangyari, hindi ka titingin sa iba. Oo, pangako, sagot ko. Pagdating nga niya sa Jordan ay lagi niya akong tinatawagan, Papa Dudut. Halos 3 beses sa isang buwan kaming nag-uusap. Hanggang may 1 taon na siyang naroon at doon na rin nagsimula ang pagkakamali ko. May mga pangako ako na hindi ko napanindigan dahil sa isang pagkakamali na alam kong kahit kailan ay hindi ko na pwedeng ibalik pa. Isang hapon, Papa Dudut, nagbakasyon ako sa bahay namin para makapag-relax kahit papaano. Pag-uwi ko ay agad akong pinuntahan ni Marvin sa aming bahay. Insan, kumusta ka na? Punta tayo ng sayawan mamayang gabi, ha? Yaya niya sa akin. Kasal kasi doon ng kapitbahay namin, si Marvin ay isa sa mga matalikong kaibigan.
Hindi ko siya kadugo pero halos magkarugtong ang aming mga bituka. Siya ang lagi kong kasama sa tuwing nagbabakasyon ako, insan ang tawagan namin. Pagyaya niya sa akin ay pumayag naman ako. Sige ba, matagal na rin akong hindi nakakapagsayaw insan eh. Baka mga lawang na yung mga buto-buto ko. Pabirong sabi ko. Pagsapit ng gabi ay pinuntahan niya ako sa bahay. Hindi pa ako nakakabihis noon at nagkwentuhan kami noon sa gilid ng kalsada habang naghihintay ng pagdami ng tao sa kasalan. Maya-maya ay may humintong jeep sa tapat namin. May dalawang dalagang bumaba at yung isa ay hipag ng kuya ko. Yung isa naman ay si Judy. Si Judy ay nag-aaral pa lamang noon at kumukuha ng kursong Information Technology. Barkada at boardmate siya ni Rose. Nabighani ako noon sa kasimplehan ni Judy, Papa Dudut. Maganda ba, insan? Kansyaw sa akin ni Marvin dahil nahalata niya ang pagtitig ko kay Judy. Napangiti lamang ako, Papa Dudut. Insan, patunayan mo nga sa akin kung talagang magaling ka sa mga babae. Pustahan tayo. 500 piso tapos eh, isang case ng beer. Ligawan mo yung kasama ni Rose. Tingnan ko nga kung mapasagot mo sa loob ng 3 buwan. Kapag hindi mo napasagot, sa akin na yung 500 piso mo tapos eh, bibili ka pa ng isang case ng beer. Kapag napasagot mo naman, sa'yo ang 500 piso ko tapos ako ang bibili ng inumin natin. Ang sabi niya. Napangiti ako noon at parang magandang ideya ang mapasagot ang isang kagaya ni Judy. Alam kong pagtatawanan niya ako noon kung hindi ako papayag at pinatulan ang pustahan na yon. Pagkatapos naming sumang-ayon pareho sa pustahan iyon ay nagpaalam siya na magsasayaw muna. Nagulat pa ako noong si Judy ang isayaw niya. Habang sila'y nagsasayaw ay itinuro ako ni Marvin kay Judy. Inawayan ko lamang at ni hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila noong habang sila ay sumasayaw. Kung bakit gano'n na lamang ang pagtitig ni Judy sa akin habang sila ay nagsasayaw. Pagkatapos nilang sumayaw ay hinatid ni Marvin si Judy sa kanyang upuan. Napabuntong hininga ako noon at inakala ko kasing inunahan niya akong makipag-usap sa kanya at siraan ako upang sa ganoon ay talo ako sa pustahan namin. Pero nagkamali ako ng hinala. Doon ko napatunayan ang pagkakaibigan namin ni Marvin ay walang kaliwaan. Ibinida niya pala ako kay Judy, Papa Dudut, at sinabing may pagtingin ako sa kanya. Nung muling pumailan lang ang sweet music ay isinayaw ko na si Judy para makita at matitigan ko siya ng malapitan. Sa unang tingin, Papa Dudut, ay isa siyang mataray na dalaga. Kinakabahan ako at napaisip at makakapasa kaya ako sa babaeng ito? Tanong ko sa aking sarili habang sumasayaw na kami. Pwede bang malaman ang pangalan mo, miss? Nanginginig at garalgal ang boses ko na tanong sa kanya. Hindi siya kagad nagsalita at tinitigan niya ako. Lalo akong kinabahan sa pagtitig niya sa akin. Nininervyos na ako noon at nagulat pa ako noong magsalita na siya. Ako si Judy, malumanay na sagot niya. Para namang umurong ang dila ko noon at wala na akong kasunod na tanong sa kanya. Hanggang sa matapos ang pagsasayaw namin at gusto ko nang umatras noon sa pustahan namin ni Marvin, Papa Dudut. Pero ayokong mapahiya. Ayokong tawagin niya akong duwag kaya tinuloy ko na lamang. Simula nang sinayaw ko siya ay hindi na ako nagsayaw muli. Hinintay ko na lamang si Marvin na enjoy sa pagsasayaw. Hanggang matapos ang sayawan ng gabing iyon. Bago kami umuwi ay nilapitan ko si Judy sa kanyang kinakaupuan. Wala na kasing masyadong tao noon kaya malakas na ang loob ko. Pwede ko bang makuha ang number mo? Medyo nahihiyang tanong ko. Gaya ng dati hindi na naman siya nagsalita. Pero kinuha naman niya ang cellphone kong inabot sa kanya. Tinype niya doon ang number niya at napangiti ako noon. Ang ibig sabihin kasi noon ay interesado rin siya sa akin. Pagdating sa bahay ay agad ako nag-text sa kanya. Noong araw ding iyon ay inumpisahan ko na siyang ligawan, Papa Dudut.
May pagkasupla na talaga si Judy at madalas ay hindi siya sumasagot sa mga mensahe ko. Inatsaga ako na lamang kahit nawawala na ako ng pag-asa. Madalas ako magpadala noon ng love quotations o anumang forwarded texts. Mabilis na lumipas ang araw pero wala pa akong nakikitang development sa panliligaw ko kay Judy. Sa totoo lang ay kabadong-kabado ako noon sa isiping 3 buwan lamang ang usapan namin ni Marvin. Isang linggo na lamang ang natitirang palugit ko noon kaya ang ginawa ko ay masinsinan ko siyang niligawan. Hanggang magbunga lahat ng pagtiyatsaga ako. Sa wakas ay napasagot ko siya 2 araw mula sa due date ng pinag-usapan namin ang kaibigan ko. Napakasaya ko noon kasi hindi ko lubos maisip kung paano ko napaibig si Judy. Dahil sa saya ko, ay muli akong umuwi sa bahay namin para ibalita sa kaibigan ko na kami na ni Judy. Pagdating ko sa bahay, hindi na ako nagdihis. Dumiretso na ako sa bahay nila para sabihin sa kanya na sinagot na ako ng babaeng pinagpustahan namin. Hindi siya naniwala kaagad, Papa Dudut. Gumawa muli ako ng paraan para mapatunayan ko sa kaibigan ko na kami na ni Judy. Kaya nga, ginawa ko ay pinuntahan ko si Judy sa kanyang boarding house. Niyaya ko siya sa munting tirahan namin. Inext ko noon si Marvin kaya pagdating sa amin ay nag-abang na siya sa pagdating namin. Walang kaalam-alam si Judy tungkol sa pustahan namin ni Marvin. Pinakiusapan ko siya na huwag sabihin sa kahit na sino, lalo na kay Judy. Noon nga ay naniwala na siyang kami na nga ni Judy. Kaya noong sumunod na pagkikita namin ay ibinigay na niya ang napagpustahan namin. Masayang-masaya kaming nagpakalasing ni Marvin. Bilib na bilib siya noon sa karisma ko. Nangyakatol! Dalawa na ang nobya mo. Akalain mong sa pagmumukhang yan eh, makakadalawa ka na? Palatak niya. Wala kasing tiwala sa kamandag ko tol eh. Nasa diskarte lamang yan. Pagyayabang ko. Kinaumagahan sa sobrang kalasingan ay hindi ako nakabalik sa aming trabaho. Natulog ako maghapon dahil sa sobrang sakit ng ulo at sobrang pagkahilo ko, Papa Dudut. At dahil sa sobrang tulog ko ay hindi ko namalayang marami na palang missed call sa cellphone ko. Ang missed call na yon ay galing kay Neji at kay Judy. Pagtingin ko sa cellphone ko ay nataranta ko kung sino sa kanilang dalawa ang una kong tatawagan. Muli ko nilapag ang cellphone ko para maghilamos. Pagkatapos ay kumain na, pero ilang hakbang ko pa lamang ay muling nagring ang cellphone ko. Binalikan ko at pagdampot ko ay nakita kong si Judy ang tumatawag. Hindi ko sinagot ang tawag niyang iyon at maya-maya ay nakatanggap ako ng text. Uwi na ako dyan mamayang hapon. Text niya. Bakit? Reply ko naman. Wala lang. Namiss lang kita. Reply niya. Hindi ko na siya nireplyan kasi tarantang-taranta na ako. Ang ginawa ko na lamang ay inayos ko ang aking sarili para hindi halatang nagpakalasing ako. Pagdating ng hapon ay dumating nga siya sa bahay namin. Pagsapit ng gabi ay doon nangyari ang hindi dapat mangyari. Nasa kwarto ako noon nang pumasok siya, nakatapis lang siya ng tuwalya at hindi ko alam pero bigla na lamang akong nakaramdam ng pag-iinit sa katawan. Hinila ko siya papalapit sa akin. Bakit? Tanong niya. Hindi ako sumagot, Papa Dudut. Agad ko siyang sinunggaman noon at mabilis pa sa alas 4 siniil siya ng halik. Sa una ay pinigilan niya ako pero pinilit ko siya at wala siyang nagawa noon. Kaya nagparaya na lamang at naganap ang hindi inaasahan na pangyayari. Kami ni Judy, Papa Dudut. Hindi lang isang beses kundi maraming beses. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay napamahal na siya sa akin noon. Mabait kasi siya at maalaga. Ang pumipigil lang sa damdamin ko ay ang isiping may isang Neji akong pinangakuan. Hanggang sa hindi inaasahan ay nabuntis ko si Judy. Noon ay balisang-balisa ako at gulong-gulo ang isipan. Sising-sisi ako sa sarili ko kung bakit ko ginawa yon. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Neji na may nabuntis ako habang wala siya.
na noon ay alam kong malapit na siyang uuwi dahil patapos na ang kanyang 2 taon na kontrata sa Jordan. Parang nababaliw na ako sa kakaisip noon, Papa Dudut. Lagi siyang tumatawag sa akin sa telepono pero hindi ko sinasagot ang tawag niya dahil sa takot kong makarinig sa kanya ng mga masasaklap at mga masasakit na salita. Minabuti ko na lang na huwag sagutin ang mga tawag niya para hindi ko marinig ang kanyang pag-iyak. Nagulat na lamang ako dahil isang araw, bigla akong pinuntahan ng mama niya sa bahay. Mabuti na lamang, Papa Dudut, at wala si Judy noon. Pumasok sa eskwela. Doon, Papa Dudut, ay nagtapat ako sa mama ni Neji. Iniling ko sa mama niya na siya na lang ang magsabi ng katotohanan. Sila na lang ang bahalang magkwento kung paanong nagsimula ang lahat ng aking kasalanan. Si Judy ang pinili ko noon kasi ayaw kong manganak siya ng walang asawa. Ayaw ko rin lalabas ang bata sa kanyang sinapupunan na walang ama at tawaging bastardo. Minabuti kong siya na lang ang piliin ko kasi may mga kapatid din akong babae. Isa pa ay mahal ko na siya, Papa Dudut. Habang kinikwento ko sa mama niya ang lahat ng mga nangyari, ay nakayuko ako. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya ang lahat. Patawad kasi hindi ko pinangalagaang mabuti ang 7 taon naming mag-boyfriend ni Neji. Nahihiyang sabi ko. Walang nagawa noon ang mama niya, kundi ang umalis. Binigay ko ang 1 March 2008 ay dumating na ang graduation ni Judy. Pinuntahan niya ako sa bahay para yayain niya ako na mag-attend ng kanyang graduation. Mahal, happy graduation. Bati ko. Salamat, sagot niya. Halatang maligaya si Judy noong graduation niya dahil dumalo ako. Napakaligaya niya ng araw na yon. Kasama namin ang pamilya niya maliban na lamang sa kapatid niyang nasa ibang bansa noon. Pagkatapos ng graduation ay hindi ako sumama sa pag-uwi sa bahay nila. Mahirap kasing pakisamahan ng mga kapatid niya. Naninibago ako dahil hindi sila palakibo. 2 linggo after ng graduation niya ay pumunta na siya sa bahay at tuluyan na siyang hindi na umuwi. Inayaan ko na lang siya at handa naman akong panagutan ang batang nasa sinapupunan niya na noon ay 2 buwan na. Hanggang sa siya ay matunton ng kanyang mga magulang sa bahay namin. Nagulat kaming pareho ni Judy pero buo na ang loob ko noon. Suportado rin naman ako ng mga magulang ko. Nakiharap kami sa kanyang mga magulang. Sinabi kong handa akong panagutan ang ipinagbubuntis niya. Noong una ay nagalit sila pero wala na silang magagawa dahil buntis na si Judy. Pagkatapos naming umayon, lahat sa usapan ay umalis na sila. Pagkaalis nila ay hindi ako kinausap ni Judy. Mahal mo ba talaga ako? Tanong niya. Oo naman. Niligawan ba kita kung hindi kita mahal? Sagot ko. Tumitig siya sa akin at gaya ng dati, hindi naman siya nagsalita kaagad. Kinabahan ako sa titig niya noon dahil baka alam na niya ang lahat na pinagpustahan lang namin siya noon. Ayaw kong malaman niya na pinagpustahan lang namin siya dahil ayaw ko siyang masaktan, Papa Dudut. Isa pa ay ano pang silbi ng malaman niya iyon kung ang totoo ay paglipas ng panahon ay napamahal na ako sa kanya. 7 buwang buntis na ang asawa ko, nangyayain niya akong umuwi sa kanila. Pumayag naman ako kasi ilang buwan ding hindi siya umuwi sa kanila at alam kong sabik na siyang makita ang mga pamilya niya, lalo na ang mama at papa niya. Pagdating namin doon ay sinalubong kami kaagad ng kanyang mga magulang. Tuwang-tuwa sila nang sabihing doon muna kami pansamantalang titira. Doon nga kami na malagi hanggang manganak si Judy. January 4, 2009, ipinanganak ang aming panganay. Kinakabahan ako noon dahil nawalan siya ng malay habang nagli-labor. Agad-agad namang kinuha ng kuya niyang si Larry ang minamaneho niyang jeep para maisugod namin kaagad ang
asawa ko sa ospital. Pagdating namin sa ospital ay agad siyang dinala sa operating room para siya'y maoperahan. Si Sarian, si Judy, labis ang kaba ko at hindi ko malaman kung ano ang dapat na gawin ko noon, Papa Dudut. Diyos ko, iligtas niyo po si Judy at ang anak ko. Paulit-ulit kong dasal, Papa Dudut. Takot na takot ako noon at baka may mangyaring masama sa mag-ina ko. Hindi ko kakayanin kapag nagkataon, mga kabarangay. Mabuti na lamang at safe ang operasyon ni Judy. Isang malusog na sanggol ang aming anak at paglipas ng isang linggo ay lumabas na kami ng ospital. Sa bahay pa rin kami ni na Judy dumiretso. Usapan noon na pagkapanganak ni Judy ay magpapakasal na kami. Pinakiusapan ko ang kanyang mama noon na kung maaari lang ay sa susunod na taon na kami magpakasal. Katatapos lang kasi ng kasal ng isa kong kapatid noon at ikinakatakot ko ang sinasabi nilang sukob. Pero hindi sila pumayag. Itinuloy pa rin ang araw ng itinakdang kasal namin. May 6, 2010, noong kinasal kami kasabay ng binyag ng panganay naming anak. Oo, Papa Dudut, kinasal kami ni Judy. At tulad ng inaasahan ko ay konti lang ang naitulong ng mga magulang ko. Walang-wala pa kami noon at hindi pa kami tuluyang nakaka-recover sa panahong iyon. Mga magulang niya ang umako sa lahat ng gasto sa araw ng kasal at binyag ng aming anak. Pagkatapos ng kasal namin ay nakitira kami doon ng mahigit 2 taon. Tiniis kong nakitira sa kanila kahit hirap akong makibagay. Nahihirapan ako dahil halos hindi ako kibuin ng mga kapatid niya. Hanggang sa isang gabi, bago matulog, Papa Dudut, ay pinakiusapan ko ang asawa ko na magpatayo kami ng kahit maliit na bahay sa amin. Mahirap kasi yung habang buhay na lang tayong nakikitara sa mga magulang mo, panunuyong sabi ko. Laking pasasalamat ko sa asawa ko noon dahil pumayag siya na magpatayo kami ng sarili naming bahay. Sobrang saya ko noon, Papa Dudut. Halos lumundag ako sa sobrang saya. Mabilis na lumipas ang araw, buwan at taon. Laking pasasalamat ko sa Diyos dahil naging maayos ang takbo ng pagsasama naming mag-asawa hanggang lumipas ang 6 na taon. Akala ko'y wala na kaming magiging problema pa pero dumating ang araw na hindi ko inaasahan. April 30, 2014, araw na kauna-unahang hindi namin pagkakaunawaan ang asawa ko. Pagod ako noon galing sa bukid. Kalakasan ng anihan noon sa lupang sinasaka ko na pagmamay-ari ng kapatid kong panganay na si Kuya Anong. At dahil sa pagod ay agad ako naghanap ng pagkain. Kasalukuyan ako kumakain nang bigla niya akong sigawan. Hindi ko naman alam ang dahilan dahil sa inis ko ay napatayo ako at hindi ko namalaya ng pagdapo ng kamay ko sa kanyang braso, Papa Dudut. Napagbuhatan ko siya ng kamay nang hindi ko namamalayan. Pagod na nga at gutong may kung ano-ano pang mga sinasabi niya. Kumari pa siya ng takbo sa loob ng kwarto namin at saka siya nagwala. Hindi ko na siya sinundan at hinayaan ko na lang ang kanyang pagwawala at hindi ko na tinapos ang aking pagkain dahil nawala na ako ng gana. Umalis ako at nakitulog sa bahay ng mga magulang ko ng gabing iyon. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay ayaw na ayaw ko ng away. Nagulat rin ako sa sarili ko dahil napagbuhatan ko siya ng kamay. Kinabukasan, pag uwi ko, ay wala kaming imikan. Hinayaan ko pa rin siya hanggang sa ako na ang gumawa sa mga gawaing bahay. Kasalukuyan ako nagwawali sa bakura namin nang biglang dumating ang kanyang mga magulang sa amin. Nagulat ako sa pagdating nila. Laking pagtataka kung paano nila nalaman na nag-away kami mag-asawa at nasaktan ko siya. Pinadala pala niya sa Facebook ng atin niya ang pasa sa kanyang braso ng gabing yon. Ang atin naman niya ang tumawag sa papa at mama nila para ibalita ang mga nangyari. Kaya agad naman silang pumunta doon at pagdating nila ay hinarap ko naman sila ng maayos. Maayos ko namang ikinuwento ang mga nangyari.
Wala akong narinig sa mga biyanan ko at ni hindi sila nagsalita pagkatapos kong ikwento ang mga pangyayaring iyon, pero matalim ang mga titig nila sa akin. Pagkaraan ng ilang minutong pag-uusap namin ay umalis na sila. Pagalis nila ay si Mama at Papa naman ang humarap sa akin. Galit sila noon sa ginawa ko at hindi daw nila ako tinuruan ng ganoong asal. Huwag mong sasaktan ang asawa mo dahil hindi mo siya pinalaki, ang sabi ni Mama. Matapos nilang masabi sa akin niyon ay tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko. Napayuko ako sa hiya dahil alam kong may punto sila sa mga sinabi nila. Lumipas ang ilang araw na wala kaming imikan, Papa Dudut. Hanggang unti-unti ay naging maayos kami muli dahil na rin sa pagpapakumbaba ko. Nanumbalik ang dati naming pagsasama hanggang sa mag-aral na sa elementarya ang aming panganay na si JD. Naging maayos ang pagsasama namin hanggang muling nasundan ang anak namin. Grade 2 na ang panganay namin. April 25, 2016 ang isinilang ang pangalawa naming anak na si John Denver. Gaya ng dati kapuso, sa ospital na naman siya nagsilang. Si Saria na naman at 2 linggo bago ang kanyang due date ay nagpa siya kaming pumunta kami sa bahay ng biyanan ko para doon siya manganak. Wala pa kaming 1 linggo doon nang binalitang may malakas na bagyong darating. Napakalakas ng bagyong Lawin, Papa Dudut. Ang akala ko ay lilipa rin ang malalakas na hangin ang buong bubong ng bahay ng mga biyanan ko. Walang natulog sa aming magdamag noon. Nakaupo kaming lahat sa isang gilid sa loob ng bahay. Takot na takot ako para sa mag-ina ko noon at walang ibang nagawa kundi ang magdasal. Mabuti na lamang at walang masamang nangyari. Kinabukasan pagkatapos ng bagyo ay lumabas kami sa loob ng bahay. Doon namin nakita ang laking pinsala na dulot ng bagyong Lawin. Maraming natangayan ng yero sa aming mga kapitbahay. Natumbang puno at naputol na poste ng kuryente. Gusto kong umuwi sa amin noon pero hindi ko magawang umuwi kasi walang madadaanan sa dami ng punong natumba sa gitna ng daanan at pag-apaw ng ilog. Kinakabahan ako lalo na't nalalapit na ang due date ni Mrs. Mabuti na lamang 2 araw bago manganak ang Mrs. ko ay humupa na ang tubig at nalinisan na ang daan. Nagpasya akong umuwi sa aming baryo para tignan ang bahay namin kung tinangay din ang bagyo at nagpapasalamat ako kasi kung ano ang itsura ng iniwan naming bahay ay ganun din ang itsura pagdating ko. Wala namang nasira maliban na lang sa mga punong natumba sa gilid ng bahay namin. Pagkatapos kong makita ang bahay namin ay muli akong bumalik sa bahay ng mga biyanan ko. Madaling araw ng October 25 ay nag-labor na nga siya. Pag-labor niya ay sinugod na namin ang asawa ko sa ospital at agad naming kinuha ng kuya niyang si Larry ang minamaneho niyang jeep para isugod siya sa nasabing ospital. Pagdating namin sa ospital ay agad naman siyang inoperahan. Pagkatapos siyang maoperahan, Papa Dudut, ay kinausap ko ang kanyang doktor. Dok, kumusta po ang asawa ko? Successful naman ang operasyon niya, sagot naman niya. Pagkatapos kong makausap ang doktor ng asawa ko ay nagpa siya akong lumabas para magpahangin sa tabi ng ospital. Habang ako ay nagpapahangin sa labas ng ospital ay nakita ko ang panganay na kapatid ng asawa ko. Nilapitan ko siya at tinanong, Kuya, bakit ka nandito? Andito rin ang ate mo, sinugod ko rin siya kasi manganganak din siya. Seryosong sagot niya. Parehong araw ang panganganak ng asawa namin, oras lang ang pagitan. Naisip ko noon na hindi kaya sukob din ang tawag sa ganon pero wala naman akong naririnig na ganon. Winala ko na lang ang ideyang iyon dahil pinatakot ko na lang ang sarili ko. Pagkalipas ng 3 araw namin sa ospital ay lumabas na kami. Dumiretso kaming muli sa bahay ng mga magulang niya at nanatili kami doon ng ilang araw bago kami umuwi sa sarili naming bahay. Pag-uwi namin sa bahay ay masaya kaming mag-asawa dahil lahat ng pagsubok namin sa buhay ay nalagpasan namin. Hanggang dumating ang araw ng Pasko ay masaya pa rin kami. Hindi namin ramdam ang hirap dahil sa 2 anak namin na
pumapawi ng hirap namin. Maligayang Pasko, bati ng asawa ko sa akin noon. Ako naman ay nakangiting bumati at yumakap sa kanila ng mga bata noon. December 26, 2016 ay maaga akong nagising para tapusin lahat ng trabaho sa bahay. Bago ako aalis, papunta ng bukid at para pagising ng asawa ko ay wala na siyang tatrabahuhin. Ganon kasi ang ginagawa ko araw-araw dahil ayokong mabinat ang asawa ko. Ngunit pag uwi ko kinahapunan ng araw na yon, sa pangalawang pagkakataon ay muli na naman kaming nagkasagutan ng asawa ko. Galing ako sa bukid noon at medyo ginabi na ako ng aking pag-uwi dahil kalakasan ng taniman ng palay noon. Nagulat pa ako nang bigla na naman niya akong sinigawan. Kine-question niya ang late kong pag-uwi, Papa Dudut. Nainis ako noon dahil wala naman akong ginagawang mali kundi ang magtrabaho. Sa inis ko, itinadyakan ko ang isang timba na hindi ko alam na may lamang tubig. Tumilapon ito sa kanila ng baby namin. At dahil doon ay lalo siyang nagbunganga. Lalo akong nairita sa kanya dahil basang-basa at ginaw na ginaw pa ako noon dahil maghapong nakababad sa tubig bukid. Nang hindi siya tumigil ay pinagpapalo ko sa harap niya ang dalawang palanggana namin hanggang sa mabiyak ito. At nang mailabas ko ang galit ko ay iniwang ko siyang umiiyak. Nagtungo ako sa isang tindahan para uminom ng alak. Ilang taon na akong hindi umiinom noon at sinadya ko silang iwan sa bahay para sakaling pagbalik ko ay malamig na ang kanyang ulo. Subalit nagkamali ako dahil pagbalik ko ay wala na sila. Hindi ko naman sila sinaktan, Papa Dudut, maliban na lang yung hindi sinasadyang pagtilapon ng tubig sa kanilang dalawa ng baby ko. Nagtanong ako sa isang kapitbahay namin. Doon ko nalaman na tumawag ang asawa ko sa atin niya para magpasundo. Sinundo naman sila, hindi lang mama at papa niya kundi pati ang mga kapatid niya. Palibhasa, spoiled ang asawa ko sa mga magulang at mga kapatid niya dahil siya ang bunso. Isang hiling lang niya ay agad naman nilang ibinibigay. Nanahimik na lamang ako noon, Papa Dudut. Gusto ko silang sundan pero ayoko ng gulo. Lalo lamang lalala ang sitwasyon kapag nagpakita ako sa kanila. December 30, 2016, kasalukuyan ako nagpapahinga sa loob ng bahay namin nang bigla silang dumating kasama ang dalawa kong anak. Gaya ng dati, walang imikan pagdating nila. Hinayaan ko lang sila dahil alam kong masama pa ang kanyang loob sa akin. Pagsapit ng gabi ay masinsinan ko siyang kinausap habang kami ay nakahiga na. Tulog na noon ang dalawang anak namin. Mahal, pag may ayaw ka sa akin, dapat pag-usapan natin. Hindi yung bigla ka nalang sisigaw. Nakakahiya sa mga kapitbahay natin. Malumanay na sabi ko. Hindi siya nagsalita, Papa Dudut. Inaplos niya ang aking mukha sa bayakap ng napakahigpit kasunod ng paghalik sa aking pisngi. Naguguluhan ako noon sa asta niya. Paibay ba siya ng mood, Papa Dudut? Hinayaan ko na lamang dahil ayoko nang magalit siya sa akin. Kinaumagahan ay madaling araw na naman akong nagising. Marami kasi akong labahan at kahit pagod ako, galing sa bukid noon ay dinaratnan ko ang trabaho ng bahay. Magtrabaho man siya o hindi ay ayos lang sa akin dahil sanay na ako sa kanya. Maaga nga akong naglalaba, habang naglalaba ako ay lumabas sila ng baby ko at umupo sa upuang ginawa ko sa labas ng bahay namin. Masaya niyang nilalaro ang baby namin habang kandong niya ng araw na yon. Nagtataka pa ako dahil minsan ay nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganon. Pagkatapos kong maglaba ay nagpaluto siya ng tanghalian. Nagpabili siya ng atay ng baboy. Nagtaka ako kasi hindi naman niya masyadong kinakain yon. Ganon pa man ay binilhan ko naman siya at agad kong niluto sa dirty kitchen namin. Kasalukuyan ako nagluluto ng tanghalian yon nang pumasok siyang muli sa loob ng aming bahay. Inayaan ko lang siya pero nagulat ako sa mga sumunod na mga nangyari. Nang maluto na ang tanghalian namin ay ganito ang nangyari.
Kasalukuyan kong hinahanda ang hapagkainan namin nang biglang umiyak ang baby namin. Kinabahan ako noon, lalo na nang may marinig akong humalabog. Kumaripas ako ng takbo, Papa Dudut, papunta sa kanila. Nagulat ako nang makita ko nakahandusay siya sa sahig habang nakadaga ng anak namin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Nataranta ako, una kong tinulungan ang baby namin na noon ay putlang-putla na. Pagkatapos noon ay muli kong nilapitan ang asawa ko para siya'y buhatin. Pagbuhat ko sa kanya ay muli niyang hinaplos ang aking mukha at hindi siya nagsasalita. Titig na titig siya sa akin. Ano bang nangyayari sa iyo, mahal? Agulhol ko pero hindi siya sumagot bagkos ay dahan-dahang umikit ang kanyang mga mata. Napasigaw na ako noon, Papa Dudut. Humingi ako ng saklolo sa mga kapitbahay namin at agad naman nila akong sinaklolohan. Sinubukan kong isugod ang asawa ko sa pinakamalapit na paggamutan. Pero hindi na siya umabot ng buhay. Dead on arrival ang sabi ng doktor. Nabigla ako sa mga sinabi niyang iyon at hindi ako makapaniwala. Habang kami nasa paggamutan ay labis akong umiyak. Napahagulhol ako ng husto at hindi ko lubos maisip kung paano ko ipapaalam sa mga magulang niya ang pangyayaring yon. Hanggang sa ang doktor na lamang ang nagsabing siya na lamang ang tatawag para ipaalam ang pagkamatay niya. Parang pinagbagsakan ako noon ng langit at lupa, Papa Dudut. Lalo akong napaiyak ng husto nang maisip ko ang dalawang buwan na baby namin. Diyos ko, paano na ang mga anak ko? Paano na ang baby namin na dalawang buwan pa lamang na iniwan na ng kanyang ina? Kasabay noon ay ang labis na paghagulhol at pag-iyak ko, Papa Dudut. Dinala ang asawa ko sa isang funeraria sa amin at liban sa sakit sa pagkawala ng asawa ko, ay ang galit ng pamilya niya sa akin. Ilang minuto pa lang pagdating namin sa funeraria ay dumating ang mama at ang papa ng asawa ko at ang kanyang mga kapatid. Sinabunutan kagad ako ng kanyang mama pati ang ate niya pagkakita sa akin. Pagkatapos nila akong sabunutan ay sumunod naman ang kuya niyang sumuntok sa akin. Hindi ko ininda ang lahat ng iyon at yumuko na lamang ako at umiyak ng umiyak. Garagal na ang boses ko noon nang magsalita ako, Papa Dudut. Patayin niyo na lamang ako kaysa isisin niyo sa akin ang pagkamatay ng asawa ko. Sigaw ko sa kanila. Panandalian silang tumigil sa kanilang pagka-agresibo noon at maya-maya'y nagsalita ang mama niya. Akuhin mo lahat ng gastos hanggang sa libing ng anak ko. Kung paano ko ginastusan ang kasal ninyo noon ay ganun din ang gagawin mo. Sabi noon ang mama ni Judy sa akin. Muli ay yumuko na naman ako at umiyak ng umiyak bago sila tuluyang lumabas. Paglabas nila ay kinausap ko ang bangkay ng aking asawa. Bakit mo kami iniwan? Bakit mo ginawa sa akin to? Sunod-sunod na tanong ko na alam kong kahit kailan ay hindi na niya ako masasagot pa. Labis ang hinanakit sa akin ang mga magulang at mga kapatid niya dahil sa bigla niyang pagpanaw. Sino bang asawa ang gustong mamatay ang kanyang asawa? Pansarili lang nila ang kanilang iniisip noon. Hindi nila kami iniisip na mag-aama. Napakalungkot ko noon lalo na't kinagabihan noon ay bagong taon na. Malungkot at masaklap na bagong taon ang sumalubong sa amin. Alam ng Diyos na hindi ko gusto ang pangyayaring iyon, nang matapos siyang maimbalsa mo ay sila-sila na ang nagdesisyon. Binaliwala nila ako na asawa niya. Ang dinig ko ay idederecho ang buro ng asawa ko sa bahay nila, samantalang alam naman nilang lahat na may sarili kaming bahay. Pinakiusapan ko sila na sa bahay idederecho kahit na dalawang araw lang pero hindi nila ako pinakinggan. Desisyon pa rin nila ang nasunod. Tinanggal nila ang lubos na karapatan ko sa asawa ko.
Pinadama at ipinakita nila sa akin na wala akong silbi sa anak nila at hindi nila ako pinagbigyan dahil sa biglang pagkamatay ng anak at kapatid nila. Napakasakit noon para sa akin, Papa Dudut. Wala naman akong pinakitang masama sa kanila mula nang mag-asawa kami ng anak nila hanggang sa pagkamatay niya. Maliban na lang yung minsan ko siyang pinagbuhatan ng kamay. At hindi sinasadyang pagtilapon ng tubig sa kanilang dalawa ng baby ko. Napakasakit ng pangyayaring yon at halos hindi ko na makayanan. Gusto ko nang bumigay noon dahil sa ginagawa nila sa akin. Halos lumuhod na ako sa pagmamakaawa sa kanila pero hindi nila ako pinakinggan. Binabaliwala lang nila ang aking pagmamakaawa. Masyadong mapaglaro ang panahon para sa akin, Kapuso. Bakit pa niya ako binigyan ng pangalawang pagkakataong mabuhay kung ganito rin lang ang kanyang ibinigay? Puro na lamang mga pasakit ang naranasan ko habang nabubuhay ako at hanggang kailan ako titigilan ng mapaglarong panahon. Unang gabi ng lamay ay eksaktong bagong taon. Nagsipaglasingan ang mga kapatid niya, madaling araw ng bagong taon ay nagwala ang isang kuya niya at nagbitiw ng mga masasaklap na salita sa akin. Tinis ko lahat ng panlalait nila at respeto na lang sa mga huling gabi ng asawa ko yon. Sa loob ng 8 araw at 8 gabing pinaglamayan ng asawa ko ay puro paninira ang kinuwento ng mama at ate niya sa akin sa bawat taong nakikipaglamay. Alas wala akong mukhang iharap noon sa bawat taong nakikipaglamay dahil sa sobrang paninira nila sa akin. Para akong yelo na natutunaw sa bawat titig ng mga taong nakikipaglamay sa asawa ko. Kaya ang ginawa ko ay umuwi na lamang ako tuwing umaga sa baryo namin. Gabi na ako babalik sa kanila dahil sa sobrang pagkahiya ko sa mga tao sa kanilang baryo. Ako na lang kasi ang laging bukang bibig ng mga tao sa kanila. Ipinagkakalat nila na lagi ko raw sinasaktan at binubugbog ang asawa ko. Lagi raw ako naninira sa mga gamit sa bahay kahit na hindi naman yun totoo. Oo, Kapuso. Inamin kong nasaktan ko siya minsan noon sa loob ng mahigit 9 na taon naming pagsasama pero hindi na muling naulit pa. Pinagsisisihan ko naman yon at nakahingi pa ako noon ng tawad sa kanya. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit ko nagawa yon sa kanya. Yan tuloy ang ginawang dahilan kung bakit hindi sila pumayag na iuwi ang bangkay ng asawa ko sa sarili naming bahay. Gayon pa man ay pinalagpas ko na lamang ang paninira nilang yon sapagkat alam ng mga tao sa baryo namin na hindi totoo lahat ng mga binabalita nilang yon. Sinunod ko naman ang hiling ng biyanang ko at inako namin ang gastos hanggang sa libing niya. Nang huling lamay ng asawa ko ay muli na namang umeksena ang dalawa niyang kapatid. Gusto na naman nila akong saktan at mabuti na lamang ay andon ang biyanang kong lalaki para magpatigil sa kanila. Hindi man lang nila naisip na kung gaano kasakit sa kanila ay mas masakit sa akin kasi may iniwan siyang dalawang bata. Lalo na't buwang sanggol pa lamang yung isa. Hindi lang dalawang bata ang iniwan sa akin ng asawa ko kundi nag-iwan din siya ng malaking na alaala. Alaalang nagbigay sa akin ng malaking sugat sa aking puso at sa aking dibdib, Papa Dudut. Oo, alaalang kahit kailan ay hindi ko maaaring makalimutan. Bigat ng damdamin ko noon at hindi ko lubos maisip kung paano ako babangong muli sa aking pagkakadapa. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung paano ako magsisimulang bumangon at humakbang muli. Hindi ko rin alam kung paano ko aalagaan ang dalawang anak ko dahil sa biglang pag-iwan sa kanila ng kanyang ina. Napakalaking sakripisyo ang tinataha ko ngayon, Papa Dudut. Mabuti na lamang at nandyan ang mga magulang ko at mga kapatid ko na gumabay sa akin sa panahong labis ang aking kalungkutan. Lalong-lalo na kay Kuya Anong at sa asawa niyang si Ate Rowena. Silang nagbigay ng lakas sa akin para sa dalawa kong anak.
January 7, 2017 ay hinatid namin ang asawa ko sa kanyang huling hantungan. Kasalukuyang dinadaos ang kanyang misa nang mapaisip ako. Pagkatapos ng kanyang misa ay saka ako nagdesisyong lumapit sa sekretarya ng simbahan. Nakiusap ako na magsalita sa harap nila kahit panandalian lamang. Para na rin maliwanagan ang isipan nila sa lahat ng paninira nila sa akin. Laking pasasalamat ko at pumayag naman at pagkabigay sa akin ng mikropono ay nanginginig at mangiyak-ngiyak ang boses kong nagsalita. At sa bawat katagang binitawang kong salita ay kitang-kita kong lahat ng mga taong nakipaglibing ay umiiyak na rin. Nang patapos na ako magbigay ng mensahe, sa loob ng simbahan ay saka naman ako humingi ng kapatawaran sa mga magulang at mga kapatid niya sa harap ng maraming tao. Para akong nabunutan ang tinig sa aking dibdib pagkatapos kong magbigay ng mensahe sa harap nila. Pagkatapos noon ay tuluyan ang nilabas ang asawa ko sa loob ng simbahan para ihatid sa sementeryo. Nang matapos na ang libing ay agad kong inimpake ang damit ng dalawa kong anak para isama ko sila sa aking pag-uwi sa sarili naming bahay. Habang papauwi kami ay umiiyak ako. Kandong ang dalawang buwan na baby ko. Pagdating namin sa bahay ay labis-labis ang pag-iyak ko habang yakap-yakap ko ang dalawa kong anak. Hindi ko kasi matanggap ang bigla ang pangyayari sa buhay naming mag-aama. Alos mabaliw ako sa kakaisip kung paano ako mabubuhay muli dahil sa sobrang pagkakadapa. Nagpasalamat ako dahil unti-unti na kaming naging maayos sa pamilya niya. Panahon na lang siguro ang makapagsasabi kung kailan manunumbalik ang dati kong respeto sa kanila. Dito ko na rin ginanap ang 9 days at 40 days ng asawa ko sa sarili naming bahay. Maraming salamat sa asawa ng dalawang panganay kong kapatid na sina Ate Rowena at si Ate Bibing. Sila kasi ang kasakasama kong nag-aalaga sa baby ko. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyo sa loob ng aking pamumuhay. Sa ngayon, Papa Dudot, ay kasalukuyang kong inaayos ang 201 files ko para magtrabaho sa Maynila bilang isang gwardiya. Para kahit papaano, may pagkukunan ako para sa panggatas ng baby ko at pang-araw-araw nilang pangangailangan. Hanggang dito na lamang, Papa Dudot, at naway nagbigay inspirasyon ang buhay ko at pag-ibig ko sa lahat ng mga taong nakikinig sa sikat na programang Barangay Love Stories. Pagpalain po sana kayo ng ating poong may kapal. God bless and more power to your program. Nagmamahal ang inyong kabarangay, Raldi.